Hello everyone, welcome back ulit sa Komiks, Kwentuhan. For today's episode, ang guest natin ay yung founder ng Indie Komiks Manila, one of yung mga foremost independent creators, comics creators group sa Facebook. A social media influencer, maraming social media na minamanage to share mga channels na sa iba't ibang platforms. At comics creator din, si Sir FPJ. Hello, sir. Hello, hello, good afternoon. Ayan. Para sa mga mas hindi mas familiar sa'yo, sir, ba mas gusto mong introduce yung sarili mo na mas mabuti kaysa sa ginawa ko? Sige. Well, yun nga, ang pangalan ko is FPJ, pero yun nga, first, kasi galing yun sa pangalan ko, which is Florencio, Jusay. Oh. And yun nga, yun nga sa sinabi ni John, founder nga ako ng Indie Comics Manila, and also make comics. May comics ako dati, and I'll be also brewing something really soon. Medyo, yan na natin yung and also, advocating for comics right now for TikTok kasi I forgot to mention actually, isang maganda initiative yun ni Sir FPJ. Ayun, so for the, makikita niyo sa TikTok yung hashtag Pinoy Comics Time, yung po yung ginagawa ko, nag-discuss ako ng mga, yun nga, about comics, about news, about everything na may related doon, kaya yun yung ginagawa natin ngayon. Local, no? Local yung pinag-focusan mo. Yeah. Yes. So before we go into yung mga initiatives mo, let's start with yung foremost question ko with most of my guests, which is, how did you get into comics? Were you a fan of comics? What were the comics were you reading when you were growing up? Yeah. Yes. Kasi totoo naman, nung bata ako, actually, ang first exposure ko sa comics is yung nakita ko yung funny comics sa pinsan ko. Kasi nga, may mga collection sila ng funny comics, ganun. Tapos, nakita ko, okay, may ganito rin pala. Pero kasi, familiar na ako, let's say, with Darna, Captain Barbell, pero hindi ko pa sila nakikita yun sa comics form. Yun talaga yung pinaka-first exposure ko with an actual comic. Tapos, yun nga, parang na-interest ako, and growing up, yun nga, na-discover ko yung iba't ibang comics. Actually, sabay-sabay yan, yung parang, at that time, nagbabasa na ako ng Western comics, ng manga, then eventually around yung magsa-start na ako mag-work, yun nga, parang na-interest ako in terms of reading more comics kasi ang ginagawa ko rin para ma-expose ako is yung sa pag muibil ako sa dyaryo, ang una ko tinitignan yung comic section. Eh, syempre, may mga yun, di ba? Local comics, gano'n. So, natutuwa ako doon. At saka, doon ko talaga na-discover, doon ko nakilala yung mga comic artists na local, like yung Berkada, yung Life in Progress, gano'n. Tapos, eventually, yun nga, yung nag-start na ako mag-work. Ayun, bumibili na ako ng mga compilations nila yung mga libro. Tapos, syempre, dahil, nabalita ako, may Comic-Con din sa UP. So, napunta rin ako doon. Kahit na hindi ako familiar sa UP, hindi ako taga doon. Talagang tsinaga ako na sumakay ng jeep, ganun. Kasi nga, from there, simula na nag-comicon ako, ayun, nakilala ko na iba-ibang tao, nakilala ko na yung community. And eventually, ayun, doon nagsimula talaga yung love ko and yung... What year ka nag-start with Comic-Con, sir? I guess 2008. Kasi yun yung time na yun nga talagang start ako mag-work. So yung introduction mo to Comic-Con, totally random lang siya. Where did you find out about Comic-Con? I guess during the time deviant art lang ata yun, deviant art lang yung nun yung way of promotion namin noon. Hindi pa ata Facebook, wala pa ata, hindi pa kami ata wala pa yan, wala pang Facebook. Multiply. Kasi boy pa yung multiply. Yeah, multiply. Ayun, kasi di ba, wala pang Facebook, pero yun nga, pawala na rin si, si Friendster. Pero ang pinakamalaki nun, si Multiply. I think si Friendster multiply, during that time,
nag-reformat na ata sila. Parang game, ano na lang, game hub na lang si Friendster during that time. So your friends were doing comics. Nag-gumagawa sila ng comics. Actually, ano, yun nga, parang, yung from, yung mga works nila, Lyndon Gregorio, tapos si kay Julius Villanueva, parang, ay, ano, naging, ano, check ko yung mga ano nila, yung website nila, tapos eventually doon nga, di ba, meron siya nilalagay doon for Comic-Con, may discussion doon, may threads din kami sa, kasi may group din kami dati for Live in Progress, yung parang community Reddit namin. Oh, sabi ko kay Julius, may fan community yung Live in Progress, ayaw niyong maniwala sa akin eh. Ayun, no, nakahanap na ako. Totoo yun, yung ano yun, mas doon talaga kami nag-uusap, pero siya yung gumawa. Tapos, doon kami nag-ano, doon kami nag-discuss, doon kami nag-ano. Although, bihirapin siya sumama, pero ang active-active talaga namin. So, yun, totoo yun, totoo yung Life in Progress na, ano, na community, no? Oo. May big ako naalala, kasi I think, madalas din ako lurker dun sa board na yun. So, si Julius talaga yung one of yung mga sinusundan mong creators during that time. Si Sir Julius, tsaka si Sir Lyndon. Yes. Tumali ka din ba sa Beerkada? Yung Beerkadets? hindi pa. Kasi talagang nagbabasa lang ako. Ah, nagbabasa tsaka, ka lang. Mas active ka dun sa community ni Sir Julius. So, how was naman yung 2008? You went to Comic-Con as an attendee na or as a creator na? As an attendee muna. Kasi yun, wala pa naman talaga akong masyadong, ba yun? Wala pa akong masyadong idea on how to really make comics. Pero yun nga, parang eye-opening experience yung 2008. Tapos, yun nga, ang dami ko nakita na, oh, ito pala. Tapos, ang daming mga bagong comics. Plus, yung indie na talagang, yun nga, first time kong ma-encounter yun. Yun yung, ano talaga, malaking eye-opener sa akin. No? Ah, okay, may ganito pala. Tapos, at the same time, dumadami na rin yung mga geek friends ko with, yun nga, from comics, yun, sa Comic-Con. Tapos, ayun, parang, doon ako na-inspire na parang ayaw ko rin, parang gusto ko rin maging komikero, ganun. So that event talaga yung nag-push sa'yo para gumawa ng sarili mong content for comics. Yes, yes. So how did you go about making naman yung comics that you would eventually sell? Yun naman, nag-start, kasi diba after comic, kasi yun nga, nag-iisip ka na ano yung maganda comic na pwede kong gawin, na ano yung story ako. Siyempre, ano, I have to start with doing strips, yung comic strips, yung mga ideas ng ganun. Tapos, actually, ginagawa ko yung mga idea na yan habang, ano, kasi diba, nagkatataba ako dati sa call center, agent ako. Tapos, kunwari pag avail or walang tawag, so syempre parang ano, hintay-hintay ka lang. Since walang cellphone, bawal yung ganun. So, ang dala ko lang lagi is yung papel. Parang may papel. Tapos, since pag walang allowed ka na mag-draw, kasi parang meron akong alam na mga agencies, BPOs na bawal din mag-draw. At that time, hindi naman bawal yung papel at saka ano, kasi parang pang scribble naman, kasi hindi naman kami ba yun, hindi naman sensitive information na ano namin. So yun nga, habang avail, so syempre mabobore ka, ang gagawin mo, titingin ka sa labas, titingin ka sa paligid mo. Tapos yun nga, parang doon ka nagawa inspiration na magdududal ka na lang ko ano-ano. As eventually yung notebook ko noon, parang na, ano, ginagawa ko na siya ng boxes for comic strip. Tapos, ayun, inaano ko na, nakabuo na ako ng storya, ng mga characters. Tapos, eventually, ay, okay, iyan ako na to, tuloy-tuloy ko na. So, since yung time na nun, wala pang digital, ano, di ba, wala pang mga tablet na pang-drawing talaga. So, talaga,
pagkagawa, yung iba doon, actually, yung mga first trip ko, yung in-scan ko mula doon sa notebook na yon. Kaya yung yung quality talaga niya, medyo rough na rough talaga. Tapos ang hirap din kulayin dahil nga, di ba, parang scan. Pag in-scan mo yung papel, ang dami-dami pang dumi, kailangan mo linisin, kailangan mo kulayan, ganun-ganun. Tapos, ayun, from that, nakagawa na ako ng strip na parang, ay, okay, ituloy ko na. Tapos, yun nga, I named it KRISIS Komiks. Mm-hmm. Na, siguro, inspired din siya sa, yung Crisis of Infinite Earths ng DC Comics. Mm-hmm. Pero parang ginawa ko parang sa akin. Tapos, yung comics, actually, ito naman yung, yung spelling ko ng comics is KOMIX, which yes, is katulad yung comics ni Kiko, ni Manix. Manix, oo, yun. So, yun yung parang contribution na, okay, minerge ko yung gano'n. Yun yung naging brand ko for my comics, which is Crisis Comics. And you're still continuing ba with doing strips? For strips, wala pang bago. Pero, yun nga, as of now, I'm planning to make yun nga. Kasi, ang naging is nag-invest talaga ako ng tablet, parang bumili talaga ako ng iPad na sige, umpisa ko na ulit yung pagdodrawing ko. Mag-aano na ako para wala nang excuses na hindi ka magdodrawing. So yeah, nakabili na ako ng tablet pati yung pen. So from that point, ayun, mas nakagawa na ako. Then, so this was yung comics that you sold 2009 ka nag-first nagbenta sa Comic-Con? Is that correct? 2010 yata. 2010. So 2008-2009 you were attending Comic-Con as an attendee. Tapos eventually yes, you managed to gather enough content for a book which you sold noong 2010. Yes, yeah. And most of the strips that you did, available pa ba for viewing? Meron in-upload mo ba siya anywhere? Yung mga strips nandun pa rin sa Facebook page ko ng Crisis Comics. So, follow natin. Follow nyo yung page na sa Facebook. Which is, nga, spelling is K-R-I-S-I-S Comics. Yes. Comics, yes. Yeah, so then, meron ka mas recent na strips din mo, 2019. Ay, oo. Kasi, yun nga, nag-try din ako ulit bumalik. Para nga to parang ignite ko yung sarili ko na sige balik ka sa comics, magawa ka, since parang meron na akong mga template na parang pwede kong yung boxes template mo na tapos lalagyan mo na lang ng laman, and it really helped na parang from all the experiences na nakita mo from inspiration galing sa iba pang comikeros, ito yung style mo, so parang titry kong gumawa, which so far, pa isa-isa, pero since mas determined na ako ngayon, mas nakagawa na ako actually ng art ngayon, parang nasa working stage na ako ulit for a new comic. Nandoon ka na talaga, prime ka na talaga bumalik. may gamit ka na and I think sobrang prepared na yung headspace mo to do more comics. Actually, maganda yung page ni Sir FPJ kasi if you are into pop culture, ang daming mga events and other pop culture related stuff na he also post doon sa page na yon. So 2010 you did yung first comic mo. Was that around the same time that you founded Indie Comics Manila? Yes, kasi around 2010 so I released my first indie comic. Tapos parang the following year I made another follow-up or another indie din na parang part 2 nun. Then, after Comic-Con ng 2011, doon ko parang naisip na, parang gusto ko rin magkaroon ng mas malaking community page. Parang yun nangyari sa amin sa Life in Progress na community page. Pero, yun nga, mas maraming comic creators, mga artists, ganun-ganun, para pagsamahin. Since, nauso noon, syempre, kaka-launch pa lang noon ng Facebook groups. So, This is one actually of the first Facebook groups na lumabas during that time. Oo.
True. So, yun yung parang, oh, sige, ano ko lang, since parang friends ko na yung karamihan sa mga komikero, so, di, sige, i-gawa na ako, then i-add ko sila, tapos, yun nga, parang, yun nga, in-explain ko na, this group is, yun nga, parang, parang community page. And, yun nga, natuwa ako dahil, yun nga, it grew, yun nga, until, hanggang ngayon, active pa rin, lahat tayo, then, and it's, 10 years na palang ano, IKM. Wow, 10 years na. For reference, sa mga hindi familiar with IKM, like Sir FPJ says, yung IKM is a community of comics creators. And what is normally shared there is mga resources, di ba? Resources. Yes, aside yes. from our comics pages, sharing yung comics namin. Hmm. We also share resources. Like, you would get new creators coming in there asking how to produce yung comics nila. And for a while, ganun yung kalakaran dun. Diba? Somebody would ask something. Mm-hmm. And then, yung mga ibang creators there that are more seasoned, kumbaga mas matanda at mas may experience, sinasabi nila kung how they usually go about producing their own comics. So aside from yung technical stuff like photocopying, saan magpa-print ng colored covers, saan pwede magbenta, meron din dong mga ano eh, maganda doon may mga nagbibigay ng lessons on how to like compose your pages more properly, even writing and even art materials. Tapos, ayun din, promotion ng sariling works. And I guess maraming natulungan si IKM during the time na mga creators and ano yan, due to the initiative nga ni Sir FPJ na buo yung ganong klaseng group na hanggang ngayon active pa rin. Unfortunately, parang hindi ganong karami yung mga bago nating creators na sumasali. siguro open invitation na rin if you are a comics creator and you're looking for a community of other comics creators, try nyo yung IKM. Mababait yung mga tao dun. And you have like community leaders like si Ma'am Tepay Pascual of Duty Gaba at si Ma'am Joanna Tino Calingo na sobrang active na nagbibigay na activities actually. Totoo. And it's also ano, parang talagang naging community talaga na syempre ang ginawa ko lang muna talaga, initiate to create the group. Pero nakita ko na rin na parang nga, bawat isa may contribution in growing the group, parang to appreciate others' works para makita rin na okay, may exposure din si ganito. And also news, kasi diba, nagsishare tayo na, uy, may balitang ganito. Tapos nga, for Comic-Con, kung meron mga bagong ano, nababalitaan namin doon sa group actually muna. O, diba? Kaya, ano yun, parang unang silip niya actually, if you like, want to know kung ano yung mga lalabas ng Comic-Con, since most of the creators who will be exhibiting sa Comic-Con, or any other event actually, kahit sa Comic-Con and sa ano, marami kang makikita mga sneak peek doon sa IKP. IKM, kasi nagpapakita sila ng works nila even before pa ma-print na magtatanong sila kung okay ba to or even, yung ano lang talaga i-share lang nung creator, di ba? Nandun lang talaga. So, ang saya nga naman actually na biglang lumaki ng ganun si IKM. Yun ba yung pinaforsee mo when you first started out si IKM? Actually, yes. Kasi parang since from my own perspective dati sa small community namin, parang na-visualize ko na okay, pag mas maraming members, mas maraming may pwede magawa. E natutuwa naman ako dahil talagang nag-grow tapos na kaya ang daming mga pwede ipasok din pala dun sa community or sa group. Kasi, di ba, kuna si Joa nagpo-post siya ng mga anatomy references. Uy, okay, malaking tulong to. Tapos, yun nga, for news, tapos kung meron man kung may humihingi ng advice, pwede ring magbigay ng ano. So it really maraming possibilities ang nangyari. At natutuwa ako dahil yun nga, yun yung nangyari sa group.
Was this around the same time that you were venturing into yung social media thing na? Yes, kasi noong time din nga, noong time na may Facebook groups, parang nga, naglabasan din yung Facebook page. So talaga nag-experiment ako na, okay, gumawa na ako ng page for, nga, for example, sa vlog ko, kasi nga, I'm a vlogger, kailangan ko talagang gumawa ng page. Tapos, kailangan ko rin na parang, okay, expand ko yung knowledge ko about social media, dahil nga, makakatulong talaga. So I have to really learn them. Then apply them para yung nga mapag ano may, kung magte-test ako ng okay ganto pag social media test ako magpo-post ako ganto ano yung reaction ganun ganun, so it really helped. And yung nga, as of now, since paiba-iba talaga yung social media, kailangan talaga mag-experiment, kailangan talaga mag-try ng bago para I think you were one of the first na you ventured ng ganyan eh, na from blogger, di ba, blogspot pa nun. And then experimenting with how to use the new platforms like Facebook. Facebook was like new pa nung time na yun eh. Relatively new. And even now, you're experimenting. You were one of the first Filipino content creators that experimented for comics, for local comics, for sa TikTok. So, medyo pioneer to si Sir FPJ. Eh. So, he is parang nasa forefront ka lagi ng mga bago with how to promote yourself online. Share mo naman kami ng insight with how that went about. Kasi, like you said, you started as a call center agent. Eventually, you got into yung geek communities. Eventually, our community, creator community. Kasi, ayun nga, we still consider Sir FPJ one of us. Since, even if more on social media, influencer na si Sir. Inoconsider pa rin namin na si Sir FPJ is one of the community's creators. And yun nga, as in magandang balita nga that you told me that you're planning to return and make new content ulit for comics. So, kwentuhan mo naman kami na onte with how that went about yung career mo from that point to now. Okay. Actually, ano, medyo paiba-iba rin. Kasi di ba at that time, nag-ano rin pala ako. Nag-aaral din ako kasi tinatapos ko yung engineering course ko. So at that time, let's say 2011 when I started IKM, yun nga, parang naghahalo, ano, halo-halo yan. May comics, may trabaho, tapos may school. So syempre, parang hindi mo, ang hirap balansehin yun. Oo, so, grabe. As in, binabalanse mo yung ganung bagay. Oo. Kaya at that time, from 2011 to 2015, talagang yun nga, I have to work, I have to, ano. Kaya talagang at that time, naging dormant talaga ako na parang, ah, okay, hindi ko. So, syempre, priority is work, priority is school, yun nga. Until, yun nga, recently, siguro mga 2017 ako nakagraduate. And, yun nga, parang, at that time talaga medyo hindi ko na, ano, active ba naman ako sa IK, pero yun nga, tumitingin-tingin na lang ako. Pero, yeah, I haven't got, ano, wala akong bagong comic. If I remember. Medyo drawing ako sketches, oh. So medyo, yun. Medyo nag-lie low ka for a time. Kasi from 2000, like I said, 2011 to 2013-14, lagi ka na sa event eh. Tapos there was a time na bigla kang hindi ka na nagtitable. Hindi ka na. Pero I see you pa rin. Pero so yun nga, parang ang naging contribution ka na lang for that time is yun nga, parang yun nga, iba-vlog ko or yun nga, parang magpipicture ako ng yun nga, Comic-Con since nag-attend naman ako. And yun nga, recently, yun nga, pre-pandemic, so yun nga, parang binabala ko na, okay, sige, ibubuhayin ko na ulit. So yun nga, parang meron akong, yun nga, ang visualize ko na is kailangan ko talaga mag-invest na sa tools para makabalik na ako so I could start growing again. Kasi syempre, parang ang nagiging excuse sa sarili ko, busy ka masyado, wala kang time, or ano, masyadong tedious ang paggawa ng comics, which is true naman, pero yun nga,
ayan, mag-invest ka ng tools na mas madaling gumawa ng comics para wala ka ng excuses. And, ayan, so, yung nagkaroon ng pandemic, so yan, parang okay, pwede, parang ito na yung magiging ano mo, yung opportunity, despite the pandemic, na parang okay, ano mo. And, at that time, I'm also, yun nga, nag-start din akong mag, experiment into TikTok. Na parang okay, since bagong social media platform. And it was actually personal. And yun nga, parang ang inaano ko talaga, okay, mga sarili TikTok ko lang ganun-ganun. Then, around actually 2011 na. So, 2011 na, parang mas nasasama na ako sa mga TikTok groups. And eventually, napasama ako sa group ng mga geek creators who are, yun nga, parang maraming ano, may DC, may Marvel, collectibles. Then, natuwa ako na parang okay, I want to join this group, yung GEEKTOKPH. Then, the group actually, ano, parang encourages everyone to make geek content. So, ano yan. So, syempre, lawak-lawak nun. And, para sa akin, sabi ko, ay, parang gusto kong, yun yan, sabi naman ako na, ako, I like to talk about comics or Pinoy comics in general. So, dun ako nagsimula. And at that time, ang mga followers ko lang siguro mga 100, 200. So, nung sinart ko yung nga, geek content under Pinoy comics time doon sa TikTok, okay, parang merong nagpipick up, may nag-ano, dumadami na yung views. So, tutuwa naman ako. So, tapos nagulat na lang ako, parang siguro, ano, kasi it's around March. Tapos, 1 week pa lang ng pagka-establish ko ng ano, mga geek content, biglang nag-boom yung followers. So, parang, okay. Ano, nagugustuhan pala nito. Nagugustuhan pala nila yung content na ganyan. Tapos, ayun nga, parang I'm formulating na okay, ito na magiging standard ko. Ito na yung parang magiging ano ko. Which, actually, yun nga, malaking tulong din naman. Tapos, recently, malaking ano rin, actually, yung boost ng 13, nung lumabas yung 13, noong June, yun, grabe yung views noon dahil nga, syempre, ang daming gustong magano sa 13. Pero, before lumabas ang 13, nagdi-discuss na ako noon. So, beforehand, parang, yun na yung, ano, parang naunahan ko na sila in terms of making 13 content. And yung iba nga doon, nga, parang, na, lumaki nga, natutuwa din naman ako dahil, sabi ko, ano, ito na yung way na para mas ma-appreciate yung Pinoy comics. And, nagsasabi rin naman ako na aside from 13, there are other Pinoy comics that you could try. There kaya yun yung parang pinupush ko ngayon. Totoo. Na marami yan na hindi lang nabibigyan ng spotlight. And, actually may misconception kasi with TikTok na TikTok is parang more on yung mga dance videos and everything. Pero lately, yung misconception ko yan. Hindi naman. I think most din ng mga tao since it started out that way, di ba? Pero ngayon, you get a lot of info content sa TikTok. Being used for political, ano na rin eh, for propaganda and other stuff. So, pero trivias and facts about all sorts of things you can learn sa TikTok. There are a lot of content creators that are doing that kind of content. And very thankful to Sir FBJ that he's the one who started doing local comics. He said, I know right now, the US publishers are using TikTok to promote readership ulit for books. Yes. And it's very effective since it's a platform for younger audience. So, feeling ko na medyo matanda ako. That's why yung misconception ko with TikTok. Pero the younger kids, the younger audience, they flock to that platform. And yung easily digestible na mga content videos that you're doing for TikTok, mas ano sa kanila, mas angkop sa panlasa nung consumption nila ng media, di ba? Kasi parang it's mabilis. It's not like yung mga video essays sa YouTube that you have to sit through. Na medyo an hour or ganyan, 30 minutes. At most, parang 5 minutes, 10 minutes lang. Oo. So, ayan, bigyan mo kami ng konting insight with how you do your videos for TikTok. Ayun, actually, for TikTok, yun nga parang,
gusto ko parang inya discussions, marami na akong versions or tinatry na content. For example, introduction to a certain comic. For example, funny comics. So, parang dinidiscuss yung history, dinidiscuss ko yung mga creators, ganun-ganun. Then, I'm also, yun, nagkakaroon din ako ng creator spotlight. Kunwan, dinidiscuss ko yung mga works nila, tapos yung mga ginagawa nila. Dahil syempre, minsan, hindi lang isang comic eh, syempre ang isang creator, marami yan. Tapos, news. Kasi for marami rin kasi, since diba parang ginagawa rin, parang news source ang TikTok. Yeah, why not parang i-promote mo na yung Pinoy comics or news. Kunwari, for example, may bagong comic or bagong lalabas sa volume. Bagong release, no? This was something that we were talking about ni Sir Carlo Vergara. If you were aware na pinag-usapan namin na comics journalism, this is part of comics journalism. Maybe it's on a different platform, but it is comics journalism. Medyo wala tayo. Like, we do not get, di ba, we do not have like any news outlet na would report or would tell the people that si creator A is releasing yung title A na to this month, this ganyan. But kasi nung dati, it's understandable since ang konti lang natin dati. Pero ngayon, parang every month we have some creator releasing something new, whether it's actual printed or yung online or digital lang. Ang dami natin nag-release. Tapos we have like newer players, newer initiatives that are offering ang gagandang books, di ba? Ang laki ng jump ng production natin from 5 years ago, like 2015 up to now. So yes. We have more colored books, di ba? And we even have like golden age creators like Sir Alex Nino coming back with new work, di ba? Yes. Hopefully, hindi nga last eh, pero it's being marketed as one of the last local books ni Sir Alex. And I'm really grateful that merong content creator with your platform that is doing at least comics journalism for us. It's sad na, ano pa rin, like I said, you are part of your creator community. So, it's like one of us pa rin yung gumagawa. Hopefully, meron tayong outside na mas may mag-take notice sa atin. Kasi I guess sayang, pag pag dumami na yan, parang syempre iba from outside actually take kasi I guess pag mas marami talaga exposure, mas marami nag-uusap, eventually from someone from outside would para mag-take interest, para magano talaga, para maggawa din sila ng content. In your experience ba, do people come up to you now asking for how did you get yung info about that comics? Ganyan. Meron ng mga nagtatanong sa'yo. Yes. Kaya yun nga, sa comments section, yun nga, parang may lumalabas din na, yun nga, ano po yung, nagtatanong sila kung may comics ba si ganito, si ano. Kasi syempre, meron pa rin parang nami-misinform. Tapos, marami talaga misinformation outside. Totoo, hindi lang sa politics sa misinformation, kundi pati sa comics yung misinformation. Yun. Kaya, as much as possible, yun nga, meron naman akong sources sa and sa ko naman, it's always backed up with sources, talagang binabasa ko, bumabalik ako. Actually, hindi ko naman i-rely din sa parang yung pero yun nga, I'll go back to the comics, katulad yung mga ginagawa ko for Jazza Tour, na parang tinitignan ko ulit yung mga comics na to make sure that yung pinopost ko is correct. Plus, they are also, maganda doon, may interaction with the people na parang, saan po mababasa to? Saan po mabibili ito? So, as much as possible, syempre, ididirect ko na, okay, ito yung website, ito yung link nila kung saan mo mabibili siya. Yun yung ginagawa ko para at least may awareness yung mga tao. Very good, oh. Ano yung highest viewed mo na local comics content?
13, I suppose. Oh, 13. 13 is around, magsi 600,000 views na. Wow, for one video. 600,000 eyeballs on comics content. Saya lang pakinggan. Actually, for one video, pero yung, since ginagamitan ko siya ng hashtag, yung Pinoy Comics Time, pag tinignan mo sa TikTok, it's around 4 million na total views. So, yun yung collective pa lang, from sa akin pa lang, na ano. So, what more pag may mga bagong creators. Actually, katulad ni, si Spider Dan, gumagawa na rin siya ng TikTok niya. Nakita ko rin si Mel Kasipit, meron na rin siyang TikTok. Uh-huh. And, natutuwa ko na parang, okay, nagbo-boom din yun sa kanila. Meron na nakaano sa kanila. So, I really hope na, yun nga, more creators would, yun nga, since, aside from the usual social media, mag-try din sila ng bago, para, they would try to experiment. Dahil yung iba doon, actually, nag-experiment. Eventually, they found their own niche na parang, oh, ito, gagawin ko na to mas madalas. And they eventually, blew up in followers. Yeah. Actually, I'm looking into it then. sige. parang I'm too old. Pero sige, subukan natin. Actually, walang matanda sa TikTok kasi talagang nakakakita rin naman ako. Pero yun nga, like I said, parang I had this misconception with TikTok before. And that's yun nga, actually, I would like to apologize sa iyo kasi diba, gusto talaga namin ni Sherry before. You were offering to cover one of our events. Mm-hmm. Pero yun nga, parang medyo bago sa pandinig ng committee, so hindi ka nabigyan ng chance na ma-cover yung one of our events. Pero yun nga, actually gusto ko sana talaga kasi I was thinking nga na here is FPJ, one of our own nga. Like I said, you were one of local creators, one of our community leaders, and you were doing this initiative. And then yeah, so thankful nga na that you are covering local comics. Hopefully, if we have like new other events, we could still partner up. At sana hindi naman sa mga mahilog. Ay, hindi naman. Actually, naiintindihan ko naman din kasi it's a really very young platform talaga. Very young. Parang inano ko lang. Kaya, and during that time, ang pinakasikat nun was yung mga dance craze eh. So, one of the things that nadulot nito ng pandemic was people were dancing and people were posting it sa TikTok. A lot of people, parang even people that you would not even think that were na gusto magsumayaw. Nakakatawa lang. Tapos, I eventually saw yung evolution of TikTok from those dance videos and yung mga skits. For a time, it was more like Vine then, di ba? People were doing it. Yes. Very much like Vine. And then, it shifted, evolved into infotainment nga. A lot of people were doing info content. And yun nga, sobrang ganda. And sobrang tuwa ako nga when you started with the local Filipino titles. And featuring creators and titles, all that. Paano mo naisip pala yun? How did you, that, like I said, part ka rin naman ng community. So, yun talaga. Well, yung concept ng nga, creating, kasi parang, yun nga, from what I said, yung naging part din ng community ng GeekTokPH, which isa sa mga founders nun, si Galactic Shark, he also do comic content na yun nga, dinidiscuss niya yung comics, tapos parang nagkakaroon ng yun nga, parang conversation sa comment section. Tapos, from that, actually, yun nga, yun yung parang ginawa kong peg na okay, parang gagawin ko yung format niya na to tell stories or to tell talk about comics, pero in the version of a local or the Pinoy comics, yun nga. So, I alam ko na parang yung iba hindi makaka-appreciate nun agad kasi syempre hindi pa sila exposed. Pero it's a start kasi since parang pag sinearch ko siya sa TikTok, kunwari yung sa tour na Dar na ganun-ganun, konti lang yung gumagawa. So sabi ko, why not ako na lang gumawa para at least meron dumami siya. So if pag
dinamihan ko naman siya, let's say, once a day ako mag-post about ganito, one fact about ganyan, dadami yan. And eventually, people will see that. People will actually, yun nga, discuss about it. And yun nga, para magiging ano na rin yan. Kasi yun din na naging ano ng, yun din ang ginawa ng ibang creators para lumaki yung ano, audience nila. At dumami yung napag-usapan. Which, yun nga, for us in GeekTokPH, parang yun din na nangyari for all of our content. Kaya, as parang to advocate Pinoy comics, talaga itutuloy-tuloy ko na. Tapos I'm now experimenting doing more content na para okay, i-feature ko naman si ganito, i-feature ko yung try ko yung ibang style dito. Kasi parang may time pa ako nagtatry ako ng content na parang ano, beauty queen, parang kasi 'di ba may mga mahilig sa mga beauty queens, mga pageants. Gumawa ako ng parang beauty pageants pero mga comic characters. So kamalawa ko sila. So meron naman na ano naman to, ha? Tapos syempre meron din naman na parang hindi naman patok. But that's okay. Yun yung ano talaga ng content creation na parang you have to do a lot of things. Tapos yun nga, mali mo isa doon, mag-blow up, maging blow. Ano. So, doing different things. Kasi the problem with us comics creators, sobrang insular natin. Well, kami. Masyado kami insular. So, it's super okay that we have creators like you that are branching out outside ng bubble. Kasi usually we promote yung comics pero it's to the same people. Pero yun nga, if you are experimenting with how you present your content, I'm sure it will reach different people and different eyeballs, different ears would lead to different people discovering comics. Yes, which is yun naman yung goal, eh, di ba? As in, okay na yung sa atin sa community that we know each other. As in, we know each other so well nga. As in, if we go to an event, nakakalala tayo lahat. Readers and creators, nakakalala yan. And initiatives like this with TikTok and other social media platforms would give us a lot more audience. Yes, would open our doors to more audience. So, yun nga. Kudos talaga sa ginagawa mo. Support natin si Sir FPJ. Follow ba sa TikTok? Follow on TikTok, di ba? Yeah, so... So, yung follow natin si Sir FPJ sa TikTok. Support natin yung kanyang Filipino Comics Time. Tama ba yung ano? Yung hashtag? Tama. Yes, hashtag Pinoy Comics Time. Pinoy Comics Time, yan. And lastly, you were hinting kanina that you were coming back with more new comics content. Yung actual comics content that you will be doing. Yeah. Yes. Yun. But now's the perfect time to discuss it. Ayun. So, yun nga, para hinadakunan niyo ano ko. May sneak peek din ako para sa mga tao na ano. Kuning mga ginagawa ko for ano. So, ayun. So yun nga, up pa rin yung Crisis Comics. Yun nga, I'm planning to go back to yun nga, creating strips for Crisis Comics, yun nga, yung barkadahan ng Crisis Comics. But I'm also creating a new one which is called Geeky Galaxy. This is a parang story about, actually, yung GeekTokPH. Yung GeekTokPH, mga creators doon, ginawa ko sila ng parang sarili ng character based on their personalities. So, for example, sorry, ito is isa, ay, medyo maliwanag. Shadow maliwanag. Ayan, bright down brightness. Ayan. Ayo. So ito yung isa sa mga ano. I think you can see this sa page na. Ah, okay. Yan. Ano ba lang yan? Pero yung mismong comic pages, saan ba yun? Ayan. Ito, example lang ng comic pages ginagawa ko na black and white para mas madaling gawin. Tapos, ayan nga, ang process ko ngayon kasi is yun nga, create the script muna, create the story bago ko ilatag siya into yun nga, comics. And yun nga, parang nag-experimenta din ako. Actually, nangangapa din ako dahil sa Procreate, bagong app lang kasi siya. Yeah, so, bago medium. So, kailangan ko, okay, kapaan yung, okay, layers, ganyan-ganyan yung mga effects. So,
Yun. Pero natutuwa ako dahil pag naano ko na siya, pag nagagamay ko na siya, tuloy-tuloy ko na mabuo. And, yun nga, for KRISIS Comics, actually, yung mga luma kong strips, kasi nung binalikan ko siya, yung lumang file nila, nakita ko na pixelated siya for the standard. Kasi ito, pansin ko nga na parang, nga 10 years ago, ano ba yung mga quality ng mga drawings ko noon na nakascan? So, syempre, ano ba yun? So, I'm planning to, yun nga, i-redraw sila para mas maging ano. Tapos, eventually, ano nga, gusto ko rin i-submit, let's say, for pen lab, for webcomics, para lumabas din siya as gusto ko rin kasi maranasan na maging creator sa lumalabas sa ano. Though, ano rin, very, very interesting yung idea mo. I had a medyo similar idea, pero I don't know how to go about it since, like you said nga, and like I said din kanina, yung experimenting with something how to promote comics to different audience. I had this idea of doing like a comics for mga influencers yung bida. Diba? Like you do comics for Kong TV, diba? Eh, Kong TV was looking for to do a Hollywood type movie before, diba? Naalala mo yung time na yun. Naghahanap siya ng mga tao to do that. Naisip ko, ba't niya comics na lang sana muna kung gawin niya kasi that's more doable. Diba? Yung mga ganun bagay, diba? Like, dip into yung well ng kanilang audience. Yan. So, ayan, something to... And yung idea mo nga of doing a comics based on your friends that are also on TikTok. Ang ganda, ang ganda ng idea. may audio ka ba? Ayan. So, yun. Thank you for your time. Where can they follow you, sir? Para sa mga interested. Ayun. So, yun nga, guys. Paki-follow na lang po ako. Madali lang yung ano ko, handle ko. FPJJR. So, FPJ Junior. Sa lahat ng social media platforms. Sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, sa TikTok, syempre. Pati na rin sa YouTube. So, yun yung ano ko. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you sa lahat na nanood. Outro na tayo. Please do leave a like, share this video to your friends, share this to anyone who is interested in Filipino comics. Support our local Filipino creators, support our local Filipino titles. Yeah. Subscribe to the channel kung gusto nyo, okay lang. Then go in there. Pero if you like to listen into more of our conversations with our comics personalities, I do drop conversations every 4 p.m. at this YouTube channel. Thank you, guys. Stay safe. Stay at home. Stay healthy. See you sa mga susunod na videos. Bye, guys.